Good morning, brothers and sisters. Good morning, everyone. Can we invite you to stand up as we worship God this morning and as we bask in His love and in His presence? And so we're going to start off our worship by filling this place with songs of praise, with thanksgiving to Him, and as we focus and fix our eyes to our Savior and our King. And so if you are ready to sing with us, can you all do the sign of His love as we do the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Come on, everybody, hands up. We sing this together. Oh, we look to the Son, set our eyes on His Savior. See the image of love, sing His praises forever. To the back, we sing salvation. Salvation, tearing through the dead of night. See the kingdom burst into color at the speed of light. Freedom, freedom, shaking of the atmosphere. As the shadows fade into nothing as the day appears. Beyond the skies, beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Together we say, oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing these praises forever. There's no fear in love and no darkness in His endless light. Jesus, beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Come on, everybody, we sing. Oh, we look to the sun. Set our eyes. Set our eyes on the Savior. Yeah!
Morning Feast SM San Mateo. Pakibati naman ang iyong katabi, maganda ka pa sa umaga. At dahil dahil quits tayo kapag lalaki ang katabi mo, pakisabi sa kanya thank you. Thank you. Thank you, bro. Sino po yung ngayon lang nakarating sa Feast SM San Mateo? Please raise your hands. Parang familiar yung mukha mo, sis. Ah, parang na-miss kita. Meron pa bang pamilya? Brother Ray, familiar din yung mukha mo. Na-miss din kita. Parang reunion ito, no? Ah, tignan mo nga yung katabi mo. Ah, na-miss mo rin ba yung katabi mo? Sige. Thank you for coming here. Mamaya, yung sa mga bago, please stay for a while. And we will be giving you a very special gift. Lapit lang po kayo dun sa first time attendees corner. Okay? Sabi nyo lang, first time attendee kayo, and then meron kaming munting regalo para sa inyo. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Malamig na ngayon, no? Hallelujah. Nakakatuwa naman. Kamusta kaya ang inyong bakasyon? Sino rito ang namasyal sa ibang lugar nung bakasyon? Taas ang kamay. Saan kayo nag-Christmas? Saan kayo nag-New Year? Ang ating series, isang buong series ng 2 taon ay tungkol sa Christmas. Ang series natin is Birth of a King, Lessons and Inspiration from the Book of Matthew. So, nung last feast natin ng December at first feast natin ng January, nagkaroon tayo ng special talk. So, this time, papasok na ulit tayo dun sa ating regular series, which is the entire book of Matthew. So, talagang para talaga tayong Bible study dahil verse by verse, wala tayong palalagpasin. And it will take us 2 years. It's the first time that we will do it here at the feast. Okay? Because we are raising new generations of people who love to dive and delve into the Word of God. So, maganda rin bumili ng Bible at basahin yung Bible at hindi lang naka-display sa altar. Sikuin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi mo pa ako nareregaluhan. Pwede na ang Bible. Tapos dalin mo dito, okay? Dalin mo rito sa feast habang binabasa natin, basahin mo rin and basahin mo everyday. There is a, maybe I can ask the media, meron akong parang sinusundan Bible timeline, Bible plan, every day kung ano yung mga pwede mong basahin para for the entire year, makover natin yung Bible. Anyway, are you ready to begin? Talk number 3, you're worth it. Pakiulit nga po. Pakisabi sa katabi mo, you are worth it. Ano ba ang Tagalog ng worth it? Mahalaga ka? Ano ba? Importante ka? Sulit ka? Basta you are worth it. Ang hirap hanapan, ano? Karapat dapat ka. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, karapat dapat ka. Karapat dapat ka. Meron daw 3 magkakaibigan. Nag-iisip sila ng pangalan sa mga magiging anak nilang lalaki. Meron ba kayong naisip na dun sa mga magiging pangalan ng inyong anak? Kahit hindi kayo nagdadalang tao, yung iniisip nyo pa lang, Ate Vicky, anong ipapangalan mo dun sa pag ikaw ay nagkaanak? Anong ipapangalan mo? Ha? Jesse, bakit Jesse? Wow, Jesus! Dahil dyan, mabubuntis ka. Aray ko, pag nabuntis ka, grabing milagro na meron dito. Asawa raw muna. Pag meron kayong gusto, ipakilala kay Ate Vicky. Ate Vicky, kaway ka nga sa kanila. Baka hindi kanila nakikita. Kaway ka sa kanila. Ay, na-miss ko kasi siya. Anyways, may 3 magkakaibigan. Si JR, si Noel, at si Toto. Nag-iisip sila, ano kaya ipapangalan natin sa ating magiging unang anak?
Sabi ni JR, mga pre, uso yung binabaliktad yung pangalan. Kaya sabi ni JR, dahil JR ang pangalan ko, ang pangalan ng anak ko ay RJ. Ha? JR, RJ. Sabi na naman ni Noel, ah pare, mas maganda yun sa akin. Dahil Noel ang pangalan ko, ang pangalan ng anak ko ay Leon. Noel Leon. Sabi, hey, ikaw Toto, ano ipapangalan mo sa anak mo? Huwag niyo ako isali dyan, busy ako. Hallelujah. Magpasensya niyo na, pinipilit ko lang pagandahin at pasayahin ang umaga natin kasi ang dami pupunta rito sa feast. Sinasabi nila, brother man, pag pupunta ako sa feast, naiiyak ako. Sabi ko, talaga, pinapayak mo ako lagi. Hindi ah, pinapatawa nga kita. Hirap nga ako maghanap ng joke. Pag umiyak ka, ibig sabihin, hindi ako nagpayak sa'yo. Sino kaya ang nagpapayak sa'yo? Sabi mo nga sa katabi mo, sino ba kasi nagpapayak sa'yo? Alam niyo kung sino, sabihin ko sa inyo kung sino, pero huwag niyo sasabihin kahit kanino. Tanong niyo ako sino? Ikaw. Ikaw ang nagpapaiyak sa sarili mo. Sa mga maling desisyon, sa mga maling ginawa, at minsan, kakausapin ka ng Diyos, pababalikin ka niya, at maiiyak ka na lang. Pero ang pag-iyak na ito, pag tinawag ka na Diyos, ay hindi dahil sa lungkot. Tanong mo ako saan? Tears of joy. Dahil kahit na minsan, sige palakpakan mo ang Diyos. Dahil kahit na minsan at palagi naiisip mo, marumi ako, mabantot ako, hindi ako worthy. Marami akong kakulangan, marami akong kasalanan, maraming beses ako nadapa. Pero kahit na napakaraming beses mong sumablay at pumalyaan, dyan pa rin ang Diyos, binabangon ka. Tanong mo ako bakit? Dahil paulit-ulit niya sinasabi sa iyo, you are worth it. Sabi mo nga sa katabi mo, you are worth it. Palakpakan natin ang Diyos. Hawakan mo nga ang kamay ng katabi mo. Pakipisil lang mabuti. Sabihin sa kanya, kapatid, di ko alam kung saan nakuha ng magulang mo ang pangalan mo. Marahil mabantot pakinggan. Marahil mabango. Ang importante ay ang dugong nananalaytay sa'yo. Yan ay ang banal na dugo ni Jesus na pinapabait ka, pinapabago ka, at minamahal ka. Palakpakan nga ulit natin si Lord. Let's all raise our hands as a sign of unity and surrender as we say our favorite prayer here at the feast, because today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's raise one hand with a smile on our face. Let's sing and honor the word of God, thy word. All together, let's sing. Go! Thy word is a lamp unto my feet. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, you are worth it. Our reading for today, tutuloy natin kung saan tayo nagtapos last year, Matthew 1:18 to 24. Okay? This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged. Sabihin mo nga, engaged. Pag-uusapan natin yan mamaya, hihimay-himayin natin na ito. Pinapaulit ko lang sa inyo yung mga salitang importante. Kung meron kayong Bible ngayon, pwede niyong i-highlight yun, engaged to Joseph. But before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Okay? Engaged, ikakasal. Tapos bago ikasal, nagulat na lang na magkaka-baby siya, buntis pala siya. At sino ama? Holy Spirit. Kung ikaw si Mary,
engaged ka, tapos biglang nabuntis ka, tapos sasabihin mo sa iyong mapapangasawa, kaninong, sinong aba nang dinadala mo? Anong isasagot ni Mary? Holy Spirit. Maniniwala kaya si Joseph? Hirap nun. Nakikita mo yung I just want to, you to put yourself in the story. It's a very big predicament. Napakahirap nung sitwasyon. Hindi ito ordinaryo. Okay? She was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right. He was righteous. Okay? But he did not want to disgrace Mary publicly. May delikadesa si St. Joseph. Ayaw niyang mapahiya si Mama Mary. So he made plans to break the engagement privately. Siyempre, alam niyang hindi siya yung tatay. Paano nabuntis yan? Kahiya-hiya naman yon. Hindi ako papayag, no? Nakala ko ba ikakasal tayo? Ano yan? Tapos buntis ka. Ito yung nangyari. So gusto nang kumalas sa St. Joseph at ayaw niyang gumawa ng isang malaking eksena. Hindi katulad ng ibang tao magpo-post sa Facebook. Ha? Nakanti lang ng alam na ng buong barangay yung problema mo sa iyong alagang pusa. Pero ito, dahil itong si St. Joseph, may delikadesa, he wanted to break the engagement privately. Next slide. While he was thinking about this, eto na, nung pinag-iisipan at pinagmumuni-munihan ni St. Joseph, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Sabi mo a dream. And said, Joseph, descendant of David. Okay? Ba't kaya nilagay yung descendant of David? Again, si Matthew, ang kanyang crowd ay yung mga Hudyo. Gusto niyang ipakita yung connection na ito na yung inaantay niyong Messiah. Ito yung anak ni Abraham, anak ni David. Ito na yung inaantay natin. Pinapakita niya yung link from the Old Testament to the New. Okay? So, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son and you will name him Jesus. Sabi mo nga, Jesus. Bakit Jesus? Ito yung ibig sabihin ng kanyang pangalan, because he will save his people from their sins. Next slide. Now, all this happened in order to make come true what the Lord has said through the prophet. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel. Sabi mo, Emmanuel. Which means God with us. Tignan mo yung pangalan ni Jesus, talagang pinapakita yung mission niya. Okay? So when Joseph woke up, he married Mary as the angel of the Lord told him. Ihiwalayan na niya, pero dahil nung natulog siya, pagising niya, kumalma siya, nawala yung init ng ulo niya, alam na niya yung gagawin niya, pinakasalan niya si Mama Mary. Napakahirap na desisyon, pero nakuha sa tulog. Alam mo ba na maraming mahihirap na desisyon na ginagawa mo sa buhay mo, pero minsan, madadalian ka kapag kumpleto ka sa tulog. Tignan mo yung mata ng katabi mo. Tanong mo sa kanya, ilang oras ka natutulog? Baka kaya aligaga ka, kulang ka sa tulog, sobra ka sa kape. May gusto kong puntuin sa binasa natin, okay? Tanong mo ako ano? Saan at paano kinakausap ng anghel si St. Joseph? Tuwing kailan? Kapag siya ay sa kanyang panaginip, ibig sabihin, si St. Joseph ay laging tignan mo ulit yung katabi mo, kulang sa tulog o sobra sa tulog? Si Joseph ay laging tulog. Hanip. Masama ba kapag lagi kang tulog? Hindi. Depende yun. Kung lagi kang tulog, batugan ka, wala kang ginagawa, masama yun. Pero kung lagi kang tulog, marahil siguro, marami kang ginagawa, pagod na pagod ka, okay? Pero alam mo ba kung anong tunay na rason kung bakit doon sa storya, hindi lang dito in the many verses that we'll read in the few weeks, parating tulog si St. Joseph. Tanong mo ako bakit? Dahil kahit napaka-stressful ng pinagdadaanan nila, napakahirap ng sitwasyon nila, kaya niyang matulog
sa presensya ng Panginoon, sabi mo nga matulog, nakakatulog siya dahil sa tindi at lakas ng tiwala niya sa Diyos. Marahil nakakatulog ka pero hindi ka nakakapagpahinga. Si Saint Joseph, he can sleep every time. And in his trust, punong-puno ng kapayapaan ng kanyang puso, doon siya kinakausap ng Diyos. Paano ka kakausapin ng Diyos kung kahit tulog ka, ang gulo-gulo ng puso mo? Tignan mo yung katabi mo, kahit tulog, parang nagtatrabaho pa rin. Nagsasalita pa rin. Yung deadline. Sarap na ng tulog doon, ha? Baka kulang ka sa tiwala. Baka yung puso mo ay parating, napapagod, parating stress. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mong magpahinga. Hindi ko naman sinasabing magpahinga ka ng tuloy yan. Sleep, rest peacefully. Bakit? Because you need to have full trust in the Lord. I want you to take that example of St. Joseph. Kaya nga, di ba meron siyang statwa, the sleeping St. Joseph? He's a very good example. Ang Diyos hindi nagkakamali. Pinili niya si Mama Mary for a reason. Pinili niya si St. Joseph for a reason. Para maging tatay-tatayan ni Jesus dito sa lupa. The many qualities of this man. Sino mga tatay dito, taas ang kamay? Palakpakan nga natin itong mga to. Sana parati rin kayong tulog. Ay, sana mapuno ng kapayapaan ang inyong puso dahil mahirap ang trabaho niyo mga tatay. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa inyo. I should know. Can you put your hands on your heart and bow down your heads? Father in heaven, thank you for this day. Panginoon, kausapin mo kami. Yakapin mo kami. Mangusap ka sa amin. Panginoon, I pray a special prayer for all the fathers here. May they be good examples. May they be like St. Joseph, both hardworking and trusting in you. Speak to us. Bless us. Be with us. Today and forever, in Jesus' name we pray. Amen. Let's sing and honor the word of God, thy word. Praise God. Praise Jesus. Before you sit down, can you go to as many people as you can? Okay? Give them a high five. Shake hands. Sabihin mo sa kanila, you are worth it. Let's go. Hallelujah. Yan. Pakitapik ang katabi, pakisabi sa kanya, get ready to be blessed. Ayan. Itong pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay pwede mong i-summarize in one word. Tanong mo ako ano yun? Sacrifice. So yung mga sacrifice. Isang salita lamang pero napakahirap at napaka-importante. Sacrifice. Ano-ano ang mga sakripisyo ang ginagawa mo araw-araw? Sige nga, tingin sa katabi. In 30 seconds to 1 minute, can you share to that person ano yung mga sakripisyong ginagawa mo sa pang-araw-araw? Okay, I'll give you 30 seconds to 1 minute. Okay, mamili ka ng isang partner, yung katabi mo lang. Don't worry, pag sinabing partner, hindi ibig sabihin nun, magiging kayo na. Discussion lang ito. So I'll give you 30 seconds to 1 minute. Go.
Ayan, narinig mo na kung anong mga sakripisyong ginagawa niya. Let me tell you an honest truth. Ask me what? We all make sacrifices. Tama o tama? We all make sacrifices araw-araw. Ang mga Pilipino raw ay magagaling sa pagsasakripisyo. Naniniwala ka ron? At nakaimbento tayo ng isang bagong salita na kapalit ng sacrifice. Tarong mo ako, ano yun? Tiis ganda. Tiis ganda. Can I show you a few pictures? Okay? Just to prove to you that Filipinos are very sacrificial at nauwi sa isang term na tinatawag na tiis ganda. Example number one. Hindi ko alam ang pakiramdam ng pagsusuot ng high heels. Sino mga nakasuot na niyan? Siyempre, mga babae. Ang hirap naman kung ako baka mabali ko yan. Mahirap ba? Ano bang pakiramdam niyan, sister, kapag nagsuot ka niyan? Masakit sa paa. Masakit sa paa? Gano'ng kasakit? Nakakangalay. Bakit niyo ginagawa? Tiis ganda. Tiis ganda. Palakpakan naman natin yung sister. Tama naman. Kaya nga ginagawa kasi nga tiis ganda. But then again, it is also called sacrifice. Why? Because there is a value that you want and that is very important for you. It means that how you look sometimes is more valuable than being comfortable. Naintindihan? Okay? Ano pa ang isang example ng tiis ganda? Ang mga babae, mahilig sa tiis ganda. Mga lalaki, puro mahilig naman sa bahala na. Eto, before and after, pilik mata. Sabi ng misis ko, masakit daw yan, nakakangalay kapag nakalagay dito. Mabigat sa mata, parang hindi ka rumakadilat. Hirap na hirap na ro, nagka-cramps na ro yung kanyang dito, yung pilik mata. Pero sabi nila, pilik mata is life. Tama ba? Akilay is life. O, dahil sinabi mo yan, eto para sa inyo. Kita mo nga naman, no? Sukat na sukat. Ha? Engineer ang gumawa niyan. Ha? Ni ruler, naka T-square siguro yan. Ha? Kita mo ha, hindi lang yan basta kilay, yan ay tattoo. Wala akong sinasabi doon sa mga may tattoo yung kilay. Pero at least, hindi naman ganyan. Ano? Grabe. Magpapatattoo ka na rin lang ng kilay, sana inayos mo naman. Di ba? O, papayag ka ba ganyang kilay mo? Eto pa. Ayaw mong diretso, ha? Pansinin mo ito. Sino ang mga kasabayan ko na, alam niyo yung nagdo-drawing ng mga panahon natin na ito yung bundok? Ito yung araw. Maglalagay ka ng mga ibon dito, tapos maglalagay ka ng puno, bahay kubo, tapos may palayan dito. Na, ako lang ba gumawa nun? Diba? Sino gumawa nun? Taas ang kama. Diba yun ang gayating napakarami? O, tignan mo, pare-parehas tayo ng dinodrawing. Kaya nung nakita ko yan, yun ang una ko naisip. Sunrise, and dito yung manggagaling. Grabe, ano? Ibang klase talaga. Tapos meron naman hindi nagpatalo. Ito siguro ang babae ito, mahilig sa surfing. Ha? Parang alo, no? Ha? Ito namang isang babaeng ito, siya si Mother Nature. Ha? May dala siyang halaman. Grabe, yan ay tato, ha? Tato. Sabi mo nga sa katabi mo, tiis ganda. Eto, wala na mas gaganda pa rito. Oh. Bilangin natin ang kilay niya. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe, ibang klase. Inabot ng shortage sa kilay si ate. Kung yung katabi mo, merong ano, parang rice terraces yung eye bags. Ito naman may rice terraces sa kilay. Pero wala nang mas gaganda pa talaga dito. Nike. Mayaman na yan. Siya ang brand endorser na pumalit kay Pacquiao sa Nike. Sikuy mo nga yung katabid mo, sabihin mo sa kanya, sister, kung magtitiis ganda ka rin lang, yung ikagaganda mo talaga. Baka
mamaya kasi nagtitiis ka, tapos hindi wala naman para saan pa. Brother Monching, babae lang ba ang nagtitiis ganda? Hindi, meron din kaming tiis pogi. O, tignan mo ito. O. Dinugtog niya yung kilay niya sa kanyang bigote. Huh? Pero, at least pwede siya sa Valentine's. Pero yung mga lalaki, may tiis ganda, ay may tiis pogi rin sila. Ano napapansin ko? Tanong mo ako ano? Yung iba naka, alam mo yung bonnet? Ang init-init naka-bonnet? Di ba? Nakakita ka nun? Sa tanghaling tapat, naka, yung bonnet nila ang kapal pang Eskimo. Oh. Si Cardo, dahil si Cardo ay action star, siya ay laging naka-leather jacket. Pati ako, nakiki-leather jacket. Ano yun? Baskin lang yung kilikili ko sa tanghaling tapat. Naka-leather jacket lang. Okay lang yan. Kahit pawis na pawis. Basta kamukha mo si Cardo. Yung iba naman, naka-hoodie, naka-jacket, no? Balot na balot, tanghaling tapat. Akala mo, may bulutong. Ayaw talagang magpakita. Si Kuya mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, tiis ganda. Sulit ba ang pagtitiis mo? Okay? Nakukuha mo ba yung dapat mo makuha sa pagtitiis mo? Okay? Bakit ko sinasabi to? What's my point? Ask me what? We all make sacrifices. Ang haba ng pasakali ko. Question, was it worth it? Okay? Mahirap minsan masakit at mahirap magsakripisyo talaga. So worth it ba ang pagsasakripisyo mo? Okay? Example, nanood ka ng TV sa Netflix, sa inyong favorite na TV series. Ano bang usong TV series ngayon sa Netflix? Hindi ako mahilig manood. Hindi, pero sinong may Netflix dito, taas ang kamay? Di ba, ang ganda ng Netflix dahil pag may pinanood kang isa, parang isang buong series nandun na, hindi mo na kailangan antayin yung next week pag bitin na bitin ka. But here's the problem. Ask me what? Sasabihin mo, pagkatapos mong kumain ng hapunan, manunood ako isang episode lang. Tingin mo totoo yun? Hindi. Niluloko mo sarili mo. Pag pinanood mo yung isa, ang katapusan nun, laging bitin na bitin. At hindi mo pipigilan, simulan at panoorin yung susunod na episode. At makikita mo, andyan na, it's just a click away. At ikaw naman, hala, sige. Tapos, pagkita mo sarili mo, about 3:30 na ng madaling araw. And here's the problem. Ask me what? Aalis ka ng bahay mo ng 5:30 dahil kailangan mong pumasok. Traffic. Ayan na. Diba? Ipinagsangkalan mo ang iyong tulog, ang iyong paggising, ang iyong trabaho dahil sa Netflix. Okay? Why? Gusto mo mag-sacrifice. Yung value nun, mas mataas kaysa sa kalusugan mo, kaysa sa tulog mo, kaysa sa trabaho mo at that moment. Kaya nung ikaw ay bumabiyahe na sa jeep ka, ano nangyari? Tanong mo ako ano? Nakatulog ka sa balikat ng iyong katabi. Akala ng mga tao, mag-jowa kayo. Kasi ang sweet-sweet mo, nakanganga ka pa. At nung lumagpas ka na sa iyong pupuntahan, ginisi ka nung driver, sabi, ali-ali, gising na, nandito ka na. Naalimpungatan ka, nagulat ka, nakatulog ka pala sa balikat ng katabi mo at hiyang-hiya ka. Lalong-lalo na nung nakita mo ang damit niya. Gwapo sana siya, kaya lang turn off na siya sa'yo. Tanong mo ko bakit? Puno na ng laway. At lahat ito, bakit niya ginawa? Lutang na siya sa trabaho, mali-mali ang ginagawa niya. Bakit niya ito ginawa? Because she was willing to sacrifice for what she thinks is for the greater good at that moment. Worth it ba yung kanyang pagpupuyat? I don't think so. But we sometimes are doing that. Diba? Si Kuya mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, worth it ba yung ginagawa mo? Marahil hindi tulog, pero yung iba, kung ano-ano ginagawa natin. Diba? Remember, there are good sacrifices, there are bad sacrifices. Anong example ng good sacrifices, Brother Monching? Tanong mo ako ano? Hagdan. Maghagdan ka imbis elevator o escalator. Kapag 2 or 3 floors lang, maghagdan ka. Exercise yun. Huwag naman mga 60 floors, maghagdan ka. Huwag. Suicide yun. Ang hirap nun. Okay? Ano pa ang good sacrifices?
One rice lang, imbis na one rice cooker. Gutom na gutom ka, lakas mo kumain. Pero sige, sacrifice one rice para sa good health. O, diba? Ano pa, yung mga tatay, nabanggit ko yung mga tatay. Yung mga tatay, kapag mayroong fried chicken, ha, anong kukunin nilang part? Yung tira. Kasi lahat ng anak mo gusto paa. Saan ka naman nakakita? Isang buong manok, anim yung anak mo, anim din yung paa. Siyempre, ang matitira na lang sa'yo, leeg. Paa. Siyempre, tatay ka eh. Tatay, sacrificial yung mga yan. Tama ba? Parang hindi naman, Brother Monchi. Tatay ko yung pinakamalaki. Eh, paano minsan kapag ka masisiba pa yung anak mo kumain? Ultimo liig, ultimo paa, inubos. Anong natira kay tatay? Palong, kuko, tuka. Pero okay lang yun kasi yung sacrifice niya ay para sa anak niya dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Nasa labing asawa ko. Andito ba yung asawa ko? Nasa labas? Kung makikita mo, nagpagupit siya, napakaiksi. Napakaiksi. Oh, naiinis nga siya kasi tumitikwas daw sa iksi. Para na kaming parehas ng buhok. Bakit siya nagpagupit ng ganon? Tanong mo ako bakit? Kasi ang dami naming anak at ang hirap kumilos, walang yaya. Parati kaming, alam mo yun, stress na stress kapag yung bihisan, papunta dito sa feast, nakupo. Apakahirap. Tapos yung buhok niya, kailangan mo pang plantsahin, kailangan mo, ay, ginawa niya, pinaiksihan niya. Para pagkatapos maligo, punas, di mo na kailangan suklahin, ganun-ganun mo na lang, tapos na. And I honor my wife for being like that. At kahit anong buhok niya, maganda pa rin siya sa aking mga mata. Lalo na kung yun ang rason niya, because she is very sacrificial. Paano ka nagsasakripisyo? Sacrifice is equal to love. Okay? These are examples of good sacrifices. Basta lagi nyo lang tatanungin ang sarili nyo this question. Why or was it worth it? Yung ginagawa nyo ba, is it worth it? Yung pagsasakripisyo mo, is it worth it? Baka mamaya sakripisyo ka ng sakripisyo, eh para wala namang patutunguhan yung ginagawa mo. Okay? Pagka ganun, tigil mo na yan. Tapikin ng katabi. Sabi mo sa kanya, kapatid, yung ginagawa mo sa sarili mo, yung sakripisyong ginagawa mo, nahihirapan ka na ba? Worth it ba? Worth it ba siya? Ay, patay tayo dyan. Huwag na natin ituloy. Mahirap na usapan yan. Alright? Today we will talk about sacrifice. Pakiulit nga po. Yan. Tungkol dun sa binasa natin kaninang Bible verses. Alright? Pag sinabi nating sacrifice, ang una nating iniisip ay nung pinako si Jesus sa krus. Tama o tama? Tama naman yon. Okay? Pero hindi lang dun nagtatapos yon. Iniisip natin, sacrifice is equals crucifixion, but wait, there's more. Kapag Pasko, alam nyo ba na isa yun sa pinakamalaking sacrifice, okay? Sa history ng buong mundo. Yung Pasko. Talaga, Brother Monching? Sacrifice ba yung Pasko? Eh, Pasko, puro party, regalo, lechon. No. After this talk, marirealize po na napaka-importante at napakalaking sakripisyo ang ginawa ng Diyos sa Pasko. Okay? Lalo na 9 months before Christmas. Balikan natin yung mga binasa natin kanina. Matthew 1 verse 18. This is how the birth of Jesus Christ took place. Okay? Sabi mo, Jesus. Jesus or Yehoshua in Hebrew means God who saves. Yeho is Yahweh and Shua is Savior. God who saves. Ipinangalan kay Jesus ang kanyang magiging misyon. Okay? His name is His mission. Jesus, God who saves. Kaya siya ipinadala ng Diyos para isalba tayo lahat. Ikaw ba alam mo ibig sabihin ng pangalan mo? Tanong mo nga yung katabi mo, anong pangalan mo? First name mo. Lagay mo sa Google. Ano kayang ibig sabihin ng iyong pangalan mo? Importanteng-importante ang pangalan. Kaya yan ang ginok ko kanina kasi maraming mga nanay at tatay kung ano-ano yung pinapangalan nila sa anak nila. Totoo. Alam mo ba yung unang pangalan ng aking panganay?
Akala ko lalaki. Kung natuloy na, na lalaki, alam mo pangalan niya? Tanong mo ko ano? Chico Cuervo. Bueno. Para pagdating niya elementary, bakit ganyan pangalan mo? Meron na siyang explanation. Dahil ang tatay ko, umuwi lagi, amoy Chico dahil sa Cuervo. Eh, naging babae. Kaya ang pangalan niya, naging Chiki. Alam niyo na yung istorya. Yun talaga ang pangalan. Sabi siguro ng Diyos, ay, hindi ko gagawin lalaki yung unang anak mo. Kasi kung ano-anong pinapangalan mo. Importante ang pangalan ng tao because the parents is like prophesying. Okay? The future, who will this person be based on the name? Kaya kung meron kayo cellphone, i-search nyo yung meaning. I-google nyo yung meaning ng pangalan ninyo. Ako, pag sinabi mong Ramon, pag nilagay mo Ramon, it means good counsel, mighty protector, guards wisely. Wow. Tapos yung bueno, ibig sabihin ay good. Hanep. Ang ganda ng pangalan. Kung bait-bait. Ha? Ikaw kaya, anong pangalan mo? Jinro. Ha? Jinro. Ano yung Jinro? Alak. Ha? Meron daw mag-asawa. Ang pangalan ng babae, Charito. Yung asawa niya naman, Jerry. Nag-iisip sila ng pangalan ng anak nila. Sabi, pagsamahin na lang natin yung pangalan natin para walang lugi. Anong pangalan? Tarong mo ko ano? Charger. Di ba? Meron naman si Wilfred. Ang asawa niya, si Fiona. Pinaghalo nila pangalan nila. Pangalan ng baby, Wi-Fi. Ito, walang biro. Nung high school ako, ang kaibigan ko, ang kaklase ko, ang pangalan niya, Philip. Ang ganda, di ba? Philip. Tapos dumating yung kapatid niya. Dalawa lang silang magkapatid. Doon din nag-aaral, lower batch. Hula mo ko anong pangalan. Tarong mo ko ano? Morris, hanip talaga. Sabi ko, ang talino ng tatay nito pag tinawag, Philip Morris. alam ko na mahilig mag-iwas yung tatay niya at alam ko na ang brand. Okay? Ingatan mo ang pangalan ng magiging anak mo. At yung pangalan mo, alamin mo ang ibig sabihin yan because you need to live up to your name. Okay? Naintindihan ba? Going back to the topic, sabi mo nga sacrifice. There are three people who sacrificed. Number one, Mama Mary sacrificed. Okay, doon sa story, Mama Mary sacrificed. Matthew 1:19. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Nagpakita sa kanya ang anghel, sinabi sa kanya siya ay magdadalang tao. Malalaman mo to sa Angelus. Okay? Andun yung buong kwento. Alright? Si Mama Mary, alam mo ba kung ilang taon siya nung mga panahon yon? Tanong mo ako ilan? 13 to 14 years old. Sabi mo ng 14 years old. She was so young. Nung unang araw, maaga talaga nag-aasawa ang mga babae. At nung unang araw, yung mga mag-aasawa, parang fixed marriage because there is wisdom from the parents. Parang nirereto sila. Okay, normal yun nung unang araw. Alright? Can you imagine a 14-year-old girl? Bigla na lang magdadalang tao. Tapos biglang ganun yung sitwasyon. Pero anong ginawa ni Mama Mary? Did she say no? Ang dali lang naman niya sabihin, pwede bang iba na lang? Kasi ang ganda-ganda na ng plano namin ni Joseph. Pag kinasal kami, bibili kami ng condo, yung malapit sa mall. Mag-aalaga kami, may aso, may pusa, tsaka tatlong goldfish. Punta kaming, yung honeymoon namin sa Boracay, magkakaroon kami dalawang anak. Yung isa ang pangalan Jose, yung isa ang pangalan Maria. O, di ba? Pwede mang iba na lang kasi busy ako eh. Pero sinabi ba ng Mama Mary yun? Hindi. Kahit ang saya-saya ng buhay niya, tinanggap niya ang malaking sakripisyong iyon. Why? Suddenly, God has plans for Mary. And God has plans for you too. But remember this. Okay? God comforts the disturbed, but He disturbs the comfortable. Ulitin ko ha. Sabay-sabay natin basahin. God comforts the disturbed, but He disturbs the comfortable. Masyado na bang komportable ang buhay mo? May I give you a suggestion? Huwag mong gawing masyadong komportable
Alright? Dahil si Lord, ay, ang bilis niyang kumalabit. Doon ka lang sa tama lang. You live a comfortable life, but you also be busy not just by work, but also planting His kingdom and helping other people. When God enters your life stops to be normal. Sino yung mga servants nagsiserve dito sa feast? Taas ang kamay. Palakpakan natin itong mga ito. Bakit? Tanong niyo ako bakit? Kasi ang buhay nila ay hindi na naging normal simula nung nagserve sila sa feast. Totoo yun. Alam niyo ba dati kapag Linggo, naglalamierda lang yung mga yan. Pero ngayon, maaga na sila gumigising. Ang hirap maggisingan pag marami kayo sa bahay, pupunta rito, tapos yung iba ang tagal maligo. Ang tagal kumain, ang tagal magbihis. Totoo yan, realidad yan. Yung mga worship team, magpa-practice pa yan ng, kailan yung practice ng worship? Sabado. Ikita mo, tapos Linggo nandito sila, tapos mag-fellowship pa yan, magsi-CGLG pa yan, sinakripisyo na nila yung weekend nila. You see? As we hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagkaroon ng maayos at normal na weekend. Kasi ang weekend ko ang pinaka-busy na mga araw sa buong Linggo. Alam niyo kung kailan ako hindi busy? Lunes. Pero ultimo Lunes ko, ando naman ako naka-schedule sa gabay sa Radyo Veritas. Alas 5 pa ng madaling araw. Hanip talaga. Pero tiis ganda. Pero yung pagtitiis ko, alam ko may pinatutunguhan. Kaya sinasabay na namin, sinasama ko yung misis ko, mag-a-anchor kami dun sa Veritas, sa radyo. Pagkatapos mag-aalmusal kami, attend kami ng first mass, at manunod kami ng sine, tuhog na yon, date na, dire-diretso. At kapag nag-date kami ng Lunes, napakaganda, walang tao sa mall. At kapag nanood kami sa sine, napakaganda rin. Tanong niyo ako bakit? Amoy sa lompas, amoy katingko, amoy ipikasit oil. Kasi libre, senior. Lunes. Git lang kayo kasi yung senior, libre sine. Palakpakan naman natin mga senior ito. Again. Okay? Si Mary sacrificed. God disturbed Mary's life in being comfortable. And she said yes. Sabi mo nga sa katabi mo, always say yes to God. Number two, Joseph sacrificed. Matthew 1:18. Joseph was a man who did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly. So he made plans to break the engagement privately. May delikadesa sa St. Joseph, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Okay? Alam niyo ba na napakahirap ng sitwasyon niya? Noong unang araw, literal na pwedeng ipapatay ni St. Joseph si Mary dahil dun sa nangyari. Pwede siyang stone to death. Okay? That is sufficient enough grounds para ikamatay ni Mary. Kasi ang hirap ng sitwasyon. Pero mo, bigla na lang, kakasal tayo, biglang buntis ka, tapos sasabihin mo sa akin, sinong ama, Holy Spirit? Pwede ba naman yun? Parang sinabi nung anak sa nanay niya, nay, nahihilo po ako. Buntis yata ako. Sabi nung nanay, hindi ka buntis. Maya-maya, nay, naduduwal ako. Nasusuka ako, buntis yata ako. Sabi nung nanay, hindi ka buntis. Nay, nakakamuy ako ng bawang. Inayo mo yan, naglilihi yata ako, buntis ako. Hindi ka buntis. Sabi nung anak, nay, oh, lumalaki na yung tiyan ko, buntis talaga ako. Sabi nung nanay, eh paano, ang dami mong kinain, tumigil ka nga dyan, Diego. Sinabi nang, hindi ka buntis, chinilasing kita. Going back to the story, ang laki ng sakripisyo ni St. Joseph. Pwede niyang siraan si Mama Mary, pwede niyang kasuan si Mama Mary, pwede niyang ipapatay si Mama Mary sa nangyari dahil ang hirap patunayan na ang tatay ay Holy Spirit. Spirito nga, baka kabag yun. Pero hindi tao yun, paano mo i-explain yun? Okay? Hindi ginawa ni St. Joseph yun. To save Mary from public shaming, he was going to absorb the shame instead. Ganyan ang lalaki. Ibang lalaki, mas babae pa o marti sa babae. Okay? Hindi. Lalaki, they suffer in silence.
Tingnan mo yung mga lalaki sa katabi mo, hindi lang nagsasalita yan, pero minsan parang may gera na sa puso yan. Hindi yung mga babae na talagang ang release nila, parang Armalite. Yung lalaki talagang minsan, sinasalo nila sa loob, pero delikado yun. Okay? Kaya minsan, kailangan natin pag-usapan. Anyways, to save Mama Mary from public shaming, he was going to absorb the shame instead. Sinalo niya ang lahat. Okay? Saint Joseph was not just kind, he was sacrificial too. Jesus was raised up by a sacrificial father. The problem of the world right now is napakaraming selfless, immature, and insecure fathers. Kaya salamat sa mga tatay na nandito. Sana dumami kayo. Tawagin niyo yung mga kasama niyong tatay, kaibigan niyong tatay, barkada niyong tatay, at yung mga lalaki na magiging tatay in the future. You need to stay here and bring your family because you are the leader and the pastor of your house. Okay? Palakpakan ulit natin yung mga tatay dito. You look and go at other communities and you will see na napaka-konti lang ng mga lalaki. Except of course yung mga marriage encounter communities kasi dalawa yung pumapasok, syempre. 50-50. But on the ordinary communities, napaka-konti ng lalaki. Dito sa feast lang siguro yung isa sa mga pinakamarami. Salamat sa Diyos. Kailangan natin ng mabubuting tatay. Okay? At last but not the least, number 3, Jesus sacrificed. Okay? Matthew 1:20-23, while he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has been conceived. She will have a son and you will name him Jesus because he will save the people from their sins. Now all this happened in order to make come true what the Lord had said through the prophet. A virgin will become pregnant and have a son and he will be called Emmanuel, which means God with us. It says in verse 21, he will save us from our sin. Question, how did Jesus save us from our sin? The most common answer is again dying on the cross. Tama naman yun. Pero hindi lang doon nag-uumpisa at hindi lang doon nagtatapos yon. Jesus sacrificed and saved us from our sin not only by hanging and dying on the cross, but he also started saving us and sacrificing for us when he decided to enter the womb of Mama Mary. That decision alone, ang saya-saya na, okay? Ang saya-saya na ng kanyang trono. Okay? Sa langit, sipin mo na lang. Ang ganda-ganda na ng kanyang trono sa langit. Nakatayo siya sa kalangitan. Walang problema, walang stress. Di siya nakakaramdam ng gutom. Di siya nakakaramdam ng puyat. Hindi siya nakakaramdam ng inis. Pero he decided to go down, to become human. Okay? And enter the womb of Mary. That alone, when he did that, that started sacrifice. And that started saving us from our sin. He saved us through crucifixion, but he also saved us through incarnation. Sabi mo nga incarnation. Anong ibig sabihin ng incarnation? Napapansin niyo yung mga talk natin, medyo talagang, medyo, lumalalim. Anong ibig sabihin ng incarnation? Sabi mo nga ulit, incarnation. Clue, hindi ito yung kondensada. Ano kaya yung incarnation? Incarnation, it means God becoming man. Incarnation, incarnation. It comes from the root word carne, which means meat. Incarnation means God in the flesh. Incarnation means God becoming man. Naintindihan? Incarnation. Here's the truth. Jesus didn't only sacrifice by dying for us, he sacrificed by living for us on this planet. Yung kanyang pagiging Diyos, okay, at the same time pagiging tao, yung decision na yon, yung incarnation, okay, that's one of the biggest sacrifice. The best thing that ever happened to us. Okay? Meron akong konting announcement. Tanong niyo ako ano? Meron akong inimbitahan isang kaibigan dito sa feast. Ang pangalan niya ay Bart.
Sabi mo nga, Bart. Bakit siya tinawag na Bart? Ang kanyang pangalaw, palayaw ay Bart the Broken. Andito ba si Bart? Bart, nandito ka ba? Kaway ka nga, Bart. Ayun pala si Bart. Ayun siya, oh. Sa kanto, nakita nyo. Bart, dali ka nga, Bart. Dito tayo, kwentuhan tayo. Dahan-dahan lang, ha. Pakialalayan naman siya. Si Bart, eh, maraming bale sa iba't ibang bahagi ng katawan. Worship team, pasok na kayo rito. Tingin na rin kami yung konting background ni Bart. Okay lang, pagpasensya nyo na. Pasok kayo kasi matagal pa yan makakarating dito si Bart. Dahan-dahan lang Bart ha, baka ikaw madapa. Bagong opera pa yung ulo mo kanina. Nakalimutan lagyan ng benda. Grabe talaga oh. Parang lalo kang pinapahirapan ng mga nag-aakay sa'yo. Yung mga hawi boys mo, parang ikaw yung hinahawi. Yan si Bart. Siya si Bart the Broken. At hindi lamang siya broken na pang-physical, marami pa siyang broken sa iba't iba bahagi ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang emotional. And Bart, He represents us all in this room because we are broken one way or another. Uy! Uy! Hayaan nyo lang siya, hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo lang siya, okay na yan. Okay na yan, thank you ah. Okay ka lang dyan, Bart? Sige, dyan ka muna ha. Nakita nyo si Bart? Yung sa nasa taas, nakita nyo si Bart? Ganyan. Ganyan-ganyan ang itsura natin. Katulad ng sinabi ko, Bart, he represents all of us. Katabi mo, nasa harap mo, nasa likod mo. Ikaw mismo, including me. Because we are broken one way or another. Sabi mo nga broken. At nung nadapa siya, hiyang-hiya siya, kaya siya natalikod, nakatalikod sa inyo. Bart is full of shame, kahihiyan. Kahihiyan dahil saan? Tanong niyo ako saan? Dahil sa kanyang brokenness. Sa mga kakulangan niya, pagkakamali niya, sa mga hindi magagandang nagawa niya at ginagawa niya. He is discouraged. Di ba ganun din naman tayo? Bart represents all of us ashamed and discouraged. Because of our brokenness. But you know what is our biggest brokenness? Tanong mo ko ano? Sin. Kasalanan. That is our ultimate brokenness. Sin in Greek is called harmatia, which means miss the mark. So if we sin, we miss the mark. Because we are created in God's own image. At habang nagkakasala tayo, hindi natin natatamaan yung goal, which is God's image at lalo tayong napapalayo sa kanya habang tayo nagkakasala. Hindi siya yung lumalayo, tayo yung lumalayo. Anything that misses the mark is sin. Here's a simple definition. Sin is anything that makes you less than who you are. At si Bart, hindi lang siya broken physically, he is also broken spiritually because of sin. At ganoon din tayo. Tama o tama? So what's destroying you and stealing your identity? Tignan mo yung tsura ni Bart. What's keeping you here? What's keeping you stuck here? What's keeping you down and not moving? Why are you not standing up? Why are you not moving on? Nung 2019, nung 2018, nung 2017, nung high school ka pa, hanggang ngayon, ganito ka. Why? Tanong mo nga sa katabi mo, why? Pero alam ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan. Ang iyong pighati, ang iyong lungkot, ang iyong kasiraan. Kaya nung unang Pasko, ginawa ng Diyos ang pinaka-importanting desisyon. Ang pinaka-magandang desisyon, ang pinaka-mahirap na sacrifice. Tanong mo ako ano?
bumaba siya sa napakagandang pwesto niya at trono niya mula sa langit para lang puntahan si Bart. Para lang puntahan ka. Para lang puntahan ako. Jesus went down to our level. Jesus went down to our mess, to our brokenness. He sat beside Bart. He embraced Bart. He hugged Bart. At higit sa lahat, pinilit niyang tumayo. Bart, kaya mo pa bang tumayo? Sabi ko siya, huwag ka masyadong kakain ng lechon nung Pasko eh. Dahan lang, ha? Halika muna. Upo ka muna rito, Bart. And this is what Jesus is doing right now. Sa kanyang kumpletong pagkatao at the same time, kumpletong pagka-Diyos, umupo siya sa ating tabi. Sinasamahan tayo. Inaakayin tayo. At higit sa lahat, tinatanggal niya yung mga benda, yung mga nakabalot, nakasalanan, at sakit. Ang tibay naman ng scotch tape na yan. Na nakapalibot sa'yo. Nililinisan ka niya. Pinapabanguhan ka niya. Tinatanggal niya yung mga hindi magaganda sa iyo. At hinahawakan niya ang kamay mo. Marahil, hindi niya napagaling ang pisikal na karamdaman ni Bart. Pero sinisigurado ko sa iyo na hinihilom ng Diyos ang lahat ng brokenness sa loob mo, sa pagkatao mo. Do you know what the meaning of incarnation in Tagalog is? Tanong mo ako ano? Sinundo ka ng Diyos. At yun ang ginawa niya. Magmula sa langit, bumaba sa lupa, para sunduin ka, para akayin ka. Halika, Bart. Tayo tayo. At yun ang ginawa ng Diyos kay Bart. Yun ang ginawa ng Diyos sa'yo. Yun ang ginawa ng Diyos nung unang Pasko. And that's what Jesus did in His entire ministry. Ang mga inaakayan niya, ang mga kasama niya, yung mga sira-sira ang buhay. Yung mga makakasalanan, tax collectors, sinners, prostitutes, yung mga maiinitin ng ulo, yung mga malalakas uminom, yung mga puro bisyo. Eh yung babae nga na punong-puno ng saksakan, ng daming demonyo sa katawan niya eh. Sinamahan ng Diyos eh. Ikaw pa kaya? Sabi mo nga sa katabi mo, ang swerte mo naman. Halika, Bart. Papakita ko sa iyo yung napakagandang future na inihanda ko para sa iyo. Hindi ka na Bart the Broken. Ang pangalan mo na ay Bart the Blessed. Palakpakan nga natin si Bart. Thank you, bro. Siya si Brother Bong. Let's all stand. May naintindihan ba kayo? May sasabihin ako sa iyo, tanong mo ako ano? Ayaw ng Diyos na parang katulad ka ni Bart na nakahandusay ka na lang sa isang bahagi ng buhay mo, punong-puno ng pighati, punong-puno ng karimihan, punong-puno ng lungkot at punong-puno ng kasalanan. Kaya nga siya bumaba eh. Kaya nga siya naging tao eh. Kaya incarnation. Kaya nga siya nag-sacrifice para alalayan ka. Tanong mo ako para saan? Para tumayo kang muli. Para mangarap kang muli. Para magmahal kang muli. Para lumaban kang muli. Actually, may binulong si Bart sa akin kanina eh. Tanong mo ako ano yun? Sabi ni Bart, nakakahiya naman sa'yo. Bumaba ka pa. Para sa akin, para lang sa kasalanan ko, para lang linisan ako, para lang mahalin ako. Nakakahiya naman sa'yo. Lord, bumaba ka pa galing sa langit.
Para lang sa akin, makasalanan ako. Pero alam mo kung ano sagot ng Diyos? Alam mo kung ano? Because you are worth it. You are worth it. Can you put your hands on your heart and bow down your heads? Father in heaven, thank you for this day. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos. Kailangan namin ng Diyos. Nasasalbahin kami. Salamat, Panginoong Jesus. Dahil sa pangalan mo pa lang, nabibigyan kami ng lakas. Jesus, God who saves. Salamat, Panginoon, for saving us. We need saving every single day of our lives. We need saving from our work. We need saving from our relationships. We need saving for our finances. We even need saving from our own selves. Thank you, dear God. As we worship you today, patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Yakapin mo kami. Kahit na kami punong-puno ng pagkukulang, punong-puno ng kasiraan, punong-puno ng brokenness, inaayos mo kami. Salamat, Panginoon. Let's worship God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All these pieces broken and scattered in mercy gathered then dead and whole empty handed but not forsaken. Once was lost, but now
Dahil meron tayong Diyos na katulad ni Jesus. Just imagine. Lahat tayo broken in one way or another. We don't deserve a good life. Pero tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung sarili mo. Ang dami mong ginawang mali at hanggang ngayon, ang dami mong ginagawang mali. Pero binibless ka pa rin ng Diyos. We are all broken, but at the same time, God is blessing us. Ask me why. That's undeserved grace. That's the amazing grace. And that is the God that we worship. That is the God that is embracing us, that is forgiving us. That is the kind of God saving us, lifting us up, pushing us forward. That is a God holding our hand as we travel and showing us a great future, as many as the stars. That is the God that you have right now. We are all undeserving, pero salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Let's all raise our hands and repeat after me. Father in heaven, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Marami akong pagkukulang. Marami akong mali. Marami akong kasalanan. Pero salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal. Bless me. Heal me. Renew me. Today and forever. In Jesus' name. And everybody shout, Amen! Hallelujah! Amen, hallelujah! And so we're going to declare His amazing grace in our lives. Come on, we declare, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. You're amazing. Amazing grace, how sweet. Kapatid, hindi ko alam kung anong issue mo ngayon. Hindi ko alam kung anong iniiyak ng puso mo ngayon. Hindi ko alam kung anong problema mo ngayon. Pero sabihin ko sa iyo totoo, lahat tayo, we are broken one way or another. Pero buti na lamang talaga meron tayong Diyos. At ang pangalan niya, Jesus, the God who saves. Kahit pang anong problema meron kang ngayon, lumapit ka sa Diyos. Kasi yan ang expertise niya. That's why you need a Savior.
Father, may today's talk burn in our hearts. We need you more and more in our lives, in our families, in our work, in all the works of our hands. And we give glory to you as we say, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. As you sit down, can you high five, shake hand, embrace somebody beside you? Sabihin mo sa kanya, you are worth it. And we have some announcements. Sige, feel free to sit down. We have some announcements. For those couples who signed up for the couples ministry, you will have your meet up next Sunday after the feast, before the mass, outside the cinema and left sides. Okay. So yung mga nag-sign up sa couples ministry, okay, next week, magkikita-kita, meet and greet before the mass. Lahat ng mga mag-aasawa, taas ang kamay. Ayan, kita-kita tayo next week, ha? Umpisa na nating buuin malapit ng February, baka gusto yung mag-group date. Alright? And then, other announcement? And sa lahat ng youth, make some noise! Woo! Sa lahat ng youth, meron tayong Camp Calye 2020! So let's all call Diana Manigbas. Come on, Sis Diana. Yan, para i-explain sa atin ano ba yung nangyayaring super exciting during Camp Calye. Hello sa lahat ng youth! Everybody say yeah! Ayan. So, sa April 23 to 26 po, magkakaroon tayo ng Camp Calye. So, 4-day event po siya. Magsasaya tayo doon. Magpapagod tayo doon. At syempre, mabibless din tayo doon. So, mamaya po, available. Pwede na po tayo mag-pre-register po sa labas. Yung mga youth. See you there! Thanks, Diana. So, yung mga kabataan, ganda nito, 4 na araw. Ay, grabe. May rock, ano yan? Merong wall climbing, merong mudslide, merong rappelling, at merong kung ano-anong laro. 4 days na camp. Nakatira kayo sa tent, magluluto kayo sa sarili niyong pagkain, and believe it or not, it is a retreat. Every day may talk. At sa huli may misa. At pagbalik ng anak niyo, pagbaba nila ng bundok, ibang tao na sila. Maitim na sila. So, yeah. Ano pa? We want to invite everyone to stay after this after the feast session. We will have our holy mass. So, sasabihin lang po ulit namin yung schedule. We have 8:45 for the feast, and then we have the 10:30 a.m. for the holy mass. Okay, 10:30 a.m. I have a great news for you. Ask me what. Starting today, yung magsuserve sa holy mass, yung mga next week pala, oh, di ba? Buti na lang. Starting next week, yung magsiserve sa Holy Mass, yung mga lector, commentator. Oh, tama yung sinabi ko. Okay, rewind. Starting today, ang magsiserve sa Holy Mass, yung mga lay minister, okay? Yung mga lector commentator, unti-unti nang magse-serve, pwede nang mag-serve yung mga nandito. So, makakasama na natin yung mga workers at servants galing sa ating parokya. Parokya na nililid ni Father Verge. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat sa kanila at unti-unti na tayong makakapag-serve, konting adjustments lang sa una kasi para makuha natin yung flow. Also, para makapag-invite at makapag-recruit ng mga servants para mapakomisyon doon sa parokya. May I ask, pakitaas nga po yung kamay, sino yung willing at interested mag-serve sa liturgical ministry as reader, lector commentator, lay minister, ano ba tawag? Extraordinary Eucharistic minister? Extraordinary? Yun ba yun?
Okay. Mamaya po, pwede bang, can we do a sign-up sheet sa labas? And can you please write down your name? Kasi kailangan po namin para yung mass, alam niyo yun, kulang pa tayo. Yung mga nag-sign up at yung umattend sa meeting kahapon, kokonti lang. So, if we really want this, we need your help. Sikuhin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mag-serve ka naman. And as Catholics, we always believe that the Holy Mass is the highest form of worship. You know, what we do here is talk and sing, but in the Holy Mass, it is the actual presence of Jesus Christ. And for us Catholics, that's the greatest form of worship. Please help us serve with us. Amen. Let's all stand. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all put up our offer our love offerings. Put up or labas po natin at itaas natin yung ating mga love offerings. Lord God, we want to thank you for this very special moment that you have given us to give back, Lord. That we also be naging blessing din kami sa iba, Lord, through this love offering of ours. Lord, we claim and we declare that whatever we have written in this envelope, that you will fulfill it in your own precious time, O God. And we declare blessings upon blessings. And so we're gonna give back with all that we've got and with happy and with smiles in our hearts, let's all give back to our God. Amen. Thank you, brothers and sisters.